kahapon. Unfortunately, natalo sila sa series, pero still, may momentum pa rin siya doon. And Blacklist, para getting that hope, di ba? Parang ibibigay ko sa EXE kasi mas confident sila right now. Yes, and natandaan na during the regular season, there was the Savage hate on this link pick din for the side of Execution. But anyways, for Blacklist International, tinanong natin kahapon kung paano nag-end up na magkasama si Dexter at saka si on the Beast sa isang naglalaro ng sabay. So, kumbaga dalawang veteran dito for Blacklist International naglalaro, isa nagko-command at isa nagiging support kumbaga for the team. So, yun yung medyo kailangan kalaban dito ng Execution, knowing na si Eto Max din ang magiging part ng kanilang lab, which was panggulat factor different kasi more on support, hindi na siya yung usual offlane na ginagamit na Execution. So, madami nagbago at madami nag-prepare for this playoffs. And again, gaya na sinabi natin, for this series, meron isang mamamaalam sa dalawang teams natin or sa dalawang supporters ng teams natin. Of course, lahat tayo pumupuso para sa laban na to. Totoo. Ang ganda ng sinabi mo, Chantel, no? Parang yung match-up na to, composed of veterans and rookies, 'di ba, of the league, na talagang pinakita na part sila ng game. Right now, itong laban, yung lineup nila magkaiba ng playstyle. Magkaiba ng playstyle, pero I think mas confident ng EXE on playing this, lalo na at nakuha ni Hit yung first blood sa taas and they're now converting to push. Yes, it's a bottom lane. Ganun din dapat supposedly. More on the mirror rotation na gagawin supposedly ng Blacklist International. Pero the Atlas was there to defend together with Akaja. So, one man down for Blacklist International. Tapos nakakuha pa ng Tori dito ng Execution. Ano na agad? Kumpare kung pag ano na agad sa kanila, advantage na agad for the team. Pero Blacklist International, we have Honda Beast on this Kufra. Sobrang controversial yesterday. Tinawag natin siyang Kufra Beast, guys. Huwag natin kakalimutan. This is Honda using this Kufra. Kung may Kufra siya, eto. Si Honda Beast, nasa harap nating lahat gamit-gamit. May Honfa. Ewan ko, sinubukan kong gawa ng pan. Pero, mabalik tayo sa nangyaring mirror rotation, no, Chantel? I think, doon kasi nagkakatalo in terms of kung sino yung carry mo at sino yung taga-defend mo sa bottom lane. Diba? Yung taga-defend ng Execration sa bottom lane is a tank that can parang sustain all of the damage, pwede pa mang outplay because of the fatal links. Meanwhile, sa taas naman, Esmeralda, pag hindi nakalapit, walang nakuwang shield, pwede mamatay kagad. Carries na different ng carries, si Hate, yung link, mas madaling makakapasok for the kill. Unlike the carry na maghihintay ka for someone to initiate. So with that, Execration taking the upper hand. Meanwhile, Blacklist, hindi na nagpa-affect doon sa nangyaring hindi nila na-push yung baba. Ang ginawa nila, reset tayo, clear natin yung ibang lanes, tapos chillax lang. Yes, kumbaga chillax lang talaga yun yung pinaka-gagawin dito ng Blacklist International para hindi mahirap dito yung carry nila. Pero nakikita natin dito, so may batang buff side ng Blacklist International, nakapasok ang Execration, trapasok man naman. Oh! Nice set para kay Pare Chaco. Oh! Talaga Philip Despaga dito on that Atlas. Pero falling star one for this Esmeralda, pero si Link nandun. So yung batang gilid, nakakuha. Double kill ay nakakuha na naman ni Eto Max on the joint. Mainit ang laban natin. It's gonna be a 2-4-1 trade in favor of Execration. Labanan ng mga center boys. Inilabas si Paring Eddie. Come here. Come over here. Si Nito ni Bene. Ito parang imagine yung mga type of kills for Execration na literal bonus. Nagkataon lang talaga na napadaan doon si Edward kaya naging kill pa for them. Kasi actually after that team fight kanina si Maya first year threat natin, automatic turtle objective na Execration. Grabe. Si Edward, that's it. Another kill for Execration. Napag-iwanan ulit si Edward in terms of gold. Pero let us not forget that Esmeralda is more on the late game. Yeah, more on the late game siya dito. Pero kung ganito yung link mo in the early stages of the game, I think may hirapan pa rin ang Esmeralda. Chantel, this is where Execration shines eh. They know when to surprise you. Alam nila kung kayang patayin ang isang certain hero. Diba? Gut feeling lang nila.
makita lang nila yung HP, they will take the risk. Laging ganito yung playstyle nila and sobrang taas lagi ng reward. Kaya nga high risk, high reward eh. Sobrang taas lagi ng reward ng Execration kapag napu-pull off nila yung mga ganong klaseng play, yung mga ganong klaseng pasok ni Chuck, yung mga klaseng hila eh. And this is where they shine. Right now, Blacklist International, medyo ang gulo ngayon para sa akin kung nasaan sila sa mapa. I think, kailangan muna nila maging patient kasi basing on the damage output na meron sila, mahihirapan silang sumabay, especially na ganito nakataba si paring Hate. Oh, actually for Blacklist International, ito yung mga klase pag naglalaro ka na, wait lang, pa-item muna ako. Kumpara yung mga na Blacklist International. Guys, wait lang, sustain nyo lang, pa-item lang ako, panagkaroon ako ng ganito, is a G. Pero kita natin dito, grabe, dive in kung dahil nyo yung kinagandahan dito ng lineup ng Execration. Talagang kamutikan pang mapatay isang masa at another one. Mukhang pag re-reject na naman dito ng Execration to get that buff. Wow. Kasi nakamag-figure up na, pero may habol pang unstable force dito. So parang eto, max natin pa sa harap Execration. Nakita natin ngayon, more on sustain ang ginagawa. Ano na naman, rejected ang Blacklist International supposedly buff at nahuli pa si paring killer natin dito. All that masa with a kill. Another one for Etomax. 4-1-0 for Etomax. Yeah. Wow, Etomax and Execration. Speaking of Blacklist International, one by one. Blacklist International dito, Chantel, ginagawa nilang nila tower hug and hope for the best makapag-setup si Honda. Pero like what you've said earlier, kahit anong pasok ni Honda Beast dito, may counter-initiate ang Execration just like this and just like nung kanina nating kita. Oo, kumbaga napakahirap for Blacklist International na pumasok kasi ang daming crowd control dito ng Execration. At yung crowd control nila, hindi yung as is na nasa pwesto ka. Kaya kanilang dalahin sa sobrang layong lugar. Isipin mo kung kunwari na ejector ka pare man. Oo, tapos ano? Para kayo nag-volleyball, tapos naka-ready rin yung Kaja for the Divine Judgment. Sobrang layong hipak na agad nun for Blacklist International kapag ka nagkamali sila ng pasok. Ito yung lineup ng Execration. Ito yung tropong, ayan o, hilain ka, kumbaga niyaya ka, tara men, tayo, parang sama-sama tayo, dito inuman tayo, parang inuman na naman eh no, pero ito yung tatlong tropa mo na G agad, yung alam mo yon, yung hindi ka G sa lakad ng tropa, pero ito yung tatlong tropa na napilit ka, ganun. Sila yung nagpaalam sa nanay mo, sila yung bahala sa pamasahe mo, gagawin nila lahat basta mahila ka lang. At kitang-kita yun sa lineup ng Execration. Oo, kumbaga more crowd control talaga din yung Execration, yung sinasabi natin kanina. 4-1 guys, at another hila na naman para sa kanila, killing spree para kay Etomax. Guys, for the whole regular season at lahat na nilunuan ni Emil, ang daming doubts natin sa kanya, pero for the past performances ng Execration with Etomax on their lineup, pinapatunay kung bakit MPM ang kanyang gameplay. Yun na nga, sabi ni Etomax, guys, I'm back! Etomax! Ewan ko, naganap na naman ako ng pun para doon. Pero I think, Chantel, it is totally clear that Execration is owning Blacklist International right now for the first 10 minutes of this game. Again, yung lineup nila dito, kaya ka ata hilahin hanggang base eh. Hanggang base nila. Diretso na, no? Dito na tayo magbakbakan. Pero yung sinasabi natin, it's more the crowd control. Kung magaya item kasi as it is, pwede mong medyo nakakontra siya pag umabot ng late game. Pero yung crowd control na millisecond, hindi siya magbabago, hindi siya magiging 1 second. Pagdating ng 12-minute mark, hindi siya magiging 3 seconds. Kung maga, fixed na siya. Execration. And keep evident that is gonna be the turtle objective here for Execration of this match. We have the league on their side. And yes, Panaman Jim. Yeah, agree. I totally agree, Chantel. Definitely. Look at this. With the crowd controls, napilitan magtatlong Purify ang Blacklist International. So wala silang retribution, wala silang answer sa link ng kahit... Si Honda Beast doon pumasok kasi yung kala nasiraan ng immortality. Natin kita lang naman si Etomax buhay pa rin. Pero makapag-stumble force, may kakill naman dito para sa ating Ling. Another one, Tempest of Flames come from Hate pero dikit sa pater. Dikit lang, medyo na sobra na ng pag-inom. Ihi daw muna. Chillax lang muna. Tamang tawag lang muna ng kalikasan, no? Tamang tawag lang muna ng kalikasan. And, Matik, kung iisipin mo on paper, talo na kagad kayo sa jungle control eh. Two retributions,
for execration. Wala kang retreat mo, purify, plus one bonus here, Chantel, yung Kaja Divine Judgment, mawawala lang yan kapag hindi rin yan na-purify, nadadodge lang yan ng purify. So mag-ganun, nadadodge lang kapag bago ano, bago maland, di ba? Yes, na, yes. Bago lang maland. Pero ganun pa din eh, ikaw na nagsabi, lockdown is lockdown. And I think, clear na na pwede na matapos ang game na to. Yes, para Maji, we've got to commend all those fatal links coming from Chakto. And for that game number one, congratulations!